po sa inyong lahat mga kabuksi, magandang araw po. At ngayon po muli po natin balikan po si Ate Angelica, yung pong nakita po natin na nagtitinda po ng merienda. At napag-alaman ko po dito po yung bahay o yung pwesto po ni Ate. Hello po Ate! Hello po sir. Kamusta po? Okay naman po sir. At nagtitinda din po pala kayo ng mga gulay, no Ate? Opo sir, gulay po at prutas. Prutas dito sa... Saan yung bahay niyo Ate? Sa likod? Sa likod. Okay. Ngayon natin, kaya napasyalan po namin kayo para makumusta uli at mayroon po kaming tulong po na ipagkakalog po sa inyo Ate, no? Ito po mga kabuksi, ito po si Ate Angelica po. Sige tayo, no? Papasyal po tayo ngayon po mga kabuksi. Sige po, tuloy po. Mga kabuksi, ngayon po inabutan na po kami ng malakas na ulan. At nandito po kami kanina Ate Angelica po. At si Ate po, tayo nagluluto po kayo ngayon? Opo sir. Ano po iniluluto niyo ng Ate? Suman po. Suman. Magluluto po kayo ng suman para ilako po. Opo. Pag merienda. Merienda. Eh, kaso lang Ate ngayon, parang bumus po yung ulan. Paano ito niyan? Medyo hindi na po kami makakatinda. Ano po Ate? Hindi na po kami makakatinda pag umuulan. Hindi na kayo makakapagtinda pag umuulan ngayon. Yung mister niyo po, nandito po siya ngayon? Wala po. Wala. Stay, yung mga anak niyo po Ate? Nasa lola po nila. Sinong kasama niyo po dito ngayon Ate? Yung hipag po po. Siya po, yung kasama kong nagtitinda. Siya yung kasama niyo dito nagtitinda. Ito po mga kabuksi, ito po si Ate Angelica po. Siya po yung nakita po natin dati na nagtitinda po ng mga merienda, mga kakanin. At pinasyalan po natin dito sa San Jose, dito po sa Tarlac. At ito po yung tirahan po ni na Ate. Parang tumutulo na yung bahay niyo Ate. May ilaw kayo dito Ate? Meron po. Kaso lang parang sira-sira na po yung bahay niyo no Ate? Opo. Ganda po mga kabuksi. Ngayon po mga kabuksi, kukumustahin po natin si Ate Angelica. Patapusin muna. Patapusin ka namin muna magluto, no, Te? Tapos ikukumustahin ka namin ngayon, no? Opo. Sige po. Yan po si Ate Angelica. Siya po yung masipag na ina na naghahanap buhay para itaguyod po ang kanyang mga anak at tumutulong sa kanyang asawa. At hintayin po natin mga kabuksi na matapos po yung liluluto ni Ate at kukumustahin po natin siya ngayon. Sige Ate, anuin muna natin, no? Tatapusin muna natin yung niluluto nyo, Ate. A few moments later. Mga kabuksi, ngayon po na muli po nating balikan po si Ate Angelica. Si Ate Angelica po mga kabuksi, siya po yung nakita po natin na nagtitinda po ng mga merienda na nilalako niya po dito sa baryo. At si Ate Angelica po ay may dalawang anak, no Ate? May dalawang anak. At yung asawa mo Ate, nagtatrabaho po sa construction, no? Opo, sir. At hindi siya na mamalagi dito sa bahay, umuwi lang siya. Sabado po, sir. Lingguhan. Lingguhan pa. Ate, ngayon po napasyalan po namin kayo, Ate Angelica. Kumusta po yung buhay, Ate? Kumusta po yung pagtitinda niyo po at yung dito po yung pamumuhay niyo po dito, Ate, sa baryo po? Nagtitinda po ako, sir, para po makatulong po sa mister ko. Kasi po kung sa sahod po niya eh kulang na kulang po sa amin para na rin po sa mga anak ko kasi po yung pong isa mag-aaral na po. Bali yung isang anak mo Ate mag-start na siya mag-aaral ngayon. Opo sir. Bali anong grade na siya ngayon Ate? Prep po. Magpa-prep na siya. Opo sir. Tapos yung bunso ilang taon na? Magtatatlo na po sir. Bale, susunod na rin po yun sa susunod na taon. Kumusta yung pagtitinda mo ng mga kakanin? At ngayon, naabutan ka namin, nagtitinda ka yata ng Ate, no? Suman po. Suman. Bali, yung suman na ito, Ate, ilalako mo siya ngayon dito sa baryo. Opo, sir. Kakatapos lang ng ulan ngayon, may mapagbebentahan ka pa ng ngayon, merienda? Wala na po, sir. Ate?
Wala na po, sir. Wala na. Kasi po, anong mulan po. Anong gagawin mo doon pag hindi nyo napapaubos yung mga paninda mo? Kaya po niyan, sir. Yung ano ko na lang po sa mga anak ko. Parang kung mga tinda mo ate, pag hindi napapaubos o hindi nabibenta, kayo na lang kumakain. Opo, sir. E paano yung puhunan mo noon? Nababawasan. Yung pong puhunan ko, sir. Nababawasan po talaga, sir. Mahirap po. Kung hindi po maibalik yung puhunan. Ata, ate, ito pong bahay na tinutuloy niyo po ngayon, sa inyo ito? Sa biyanan ko po, sir. Bale, pinatuloy po kami dito. Sa mama ng ano mo, ng asawa mo, sa opo, mga tatay sir. Niya, opo. Biyanan mo. Opo. Napansin ko, ate, dami na pong butas. Tumutulo, no? Marami na po, sir. Pero ate, yung pong kasipagan niyo po, yung pagsasakripisyo niyo, yung pagtulong niyo sa asawa mo, at para kumita. Ate, yung ano ate, yung pang-araw-araw niyong pamumuhay na ganito po, na saan ka ate kumukuha po ng kalakasan at inspirasyon sa buhay ate? Yung mga anak ko po, sir. Kasi po, gusto ko po talaga na magsikap para makapag-aral po sila. Kasi po, lalo na po ako, kulang po talaga ako sa ano po. Okay lang po ate na matanong ko po, ano po yung natapos niyo po sa pag-aaral po ate? Grade 6 lang po ako. Buti ate, hindi niyo na po na napagpatuloy yung pag-aaral niyo po. Sa kahirapan na rin po. Yung mga magulang mo po ate, yung mga magulang niyo po. Yung magulang ko po, yung baling tatay ko po, simula bata pa po ako, hindi ko na po siya nakita. Tapos yung nanay ko po, nakikisang bahay po. Parang ano ate, yung pong mag-asawa o umalis talaga yung tatay niyo po? Ano po, naghiwalay po sila ng mama ko. Ilan taon ka na natin, bata ka pa nun? Ano po, bata pa po ako, mga 8 months po ata. Ano umalis ng tatay mo? Bali, yung nanay ko po, sir. Doon po siya nakatira sa mama, ay sa tatay ko po. Siya po yung umalis. Buti ate, yung pag-aaral nyo nun na wala talaga mahirap yung buhay nung... Opo, sir. Kasi merong araw po na hindi po talaga kami nakakain sa isang araw. Isang beses po sa isang araw. Ganun po. Ilan ba kayong magkakapatid po ate? Tatlo po kami, sir. Tatlo kayo. Yung mga kapatid mo, nag-aaral din sila? Hindi din nakapag-aaral? Hindi rin po nakapag-aral yung isa pong kapatid mo. Mali grade 5 lang po siya. Pero ngayon natin, yung kagustuhan mo, yung tanging pinagugutan mo ng lakas, yung mga anak mo, yung asawa mo. Lalo na gusto mo nga na sa mga anak mo na lang na kung ano yung hindi mo naranasan o hindi mo nakamit sa buhay mo, ayaw mo nang iparanas sa mga bata, no ate? Opo, sir. Sa'yo ate, gano'ng importante na makapag-aral yung mga anak mo? Importante po na makapag-aral po yung mga anak ko. Kasi po, ayaw ko na po talagang maranasan nila yung naranasan ko po. Hindi po talaga nakatungtong ng high school. Bali, kung maranasan ng mga anak ko. Ate, bali ate, yung pong ano po, maalam naman po kayo sa pagsulat at pagbasa po, ate. Nahirapan po ako sa pagbasa. Pagbasa. Pero ganun pa man ate, no? Laban lang po, no? Magsumikap lang sa buhay. At ang importante dun ate na ano man po yung kahirapan o ano man po yung nararanasan nyo po ngayon, importante po na nagsusumikap po kayo at na nagtatrabaho po kayo o nagtitinda po kayo sa malinis at marakal na pamamaraan na makatulong lalo na sa asawa nyo at mga anak nyo po ate, no? Opo, sir. Yung pong tindahan nyo po dun sa harap, napansin ko po, nagtitinda din po kayo ng mga gulay, no? Mga gulay, mga prutas. Opo, sir. Bali, saan galing yung mga prutas at mga gulay na paninda nyo po? Bali, inaangkat po namin, sir. Tapos kapag nailako na po namin, dun pa po namin babayaran yung...
Magkano yung kita mo doon natin sa ano po sa pagtitinda ng pag ano po pagkuha ng mga gulay o mga prutas? Bali sa isang kilo po, 10 piso po. Kada isang kilo, 10 piso. Pero kumusta ate yung ano, pag yung pagtindan niyo dito na may oras ba o may mga araw na hindi kayo nakakabenta? Meron po talagang araw na matumal po. Matumal. Wala po talagang kaming benta. Eh, yun nga, nasabi mo ate, pag hindi na naibebenta, kayo na lang yung kumakain, no? Opo. Eh, yung puhunan mo na nababawasan lang, no? Napakahirap po. Kung sakali, ate, ano po ba yung na dinadalangin mo na kung meron po makapagbigay po sa'yo ng kahit na malit na pamuhunan lang, ano yung gagawin mo, ate? Gagawin ko po eh, magtitinda po ako dyan sa harap. Po, sir. Anong titinda mo, ate? Tulad ng ano? Magsasari-sari store po siguro. Ay, papapatuloy ko rin po yung gulayan po. Gulay. Alam ko naman natin na ano, yung pong kasibagan nyo, yung pagsasakripisyo nyo, ito ginagawa mo para makatulong sa asawa mo. Kahit na malayo siya, talagang ginagawa din ng asawa mo atin na para kumita, no? Na... Pero yung mga anak nyo po ating ngayon, nasa nanay nyo po? Nasa nanay po ng asawa. Bali, binan mo? Oh, binan ko po. Bale, iniiwan po namin sila doon para po makapagtinda po kami. Pari sila nag-aalaga tapos umuwi na lang kayo? Dun. Pag tapos po namin nagtinda, doon po namin sila kukunin. Malayo yung bahay nila binan mo dito? Medyo malayo din. Ah, medyo malayo. Ano din sa baryo din siya? Diyan yung... po sa May Ilog po. Ah, sa May Ilog. Meron po kaming nais na ibigay po na tulong po sa inyo ate. Ito bigay po ng mga sponsor po natin o yung mga kababayan po natin na nasa ibang bansa. At ako ate naging tulay o naging kasangkapan lang ako ng Panginoon Diyos na magatid ng tulong. At yung pagkakita ko sa iyo ate nung nabidyuhan ka namin nung nasa daan. Na yun yung naging ano ngayon ate, naging tulay na mapasyalan ka namin uli ngayon. At meron po kaming ibibigay sa iyo ate Angelica na makakadagdag po sa pamuhunan niyo po, no? Maraming salamat. Ate Angelica, ngayon po, nabalikan po namin kayo. Meron po nais magbigay po ng karagdagan na tulong, pagdagdag po sa pangnegosyo, pamuhunan niyo po, ate. At sana makatulong po sa inyo at maging kasihan niyo po. At mga kabuksi, nagbigay po si Zoe and Nika Escondido ng 5,000 kay Ate Angelica. Ate, ito po, tanggapin niyo po. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Yan po ate. Maraming po. Maraming salamat po sir. Sa binigay niyo pong tulong sir. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos na lagi po kaming ginagabayan. Binibigyan po ng lakas para magsumikap po sa buhay namin. At kayo po na naging tulay po, sir, sa amin. Maraming salamat. Ano lang ate, no? Laban lang po, no? At magsumikap lang sa buhay. At alam ko naman ate, na itong buhay natin, na alam mo naman natin, lahat naman tayo dumadanas sa kahirapan, mga pagsubok. Pero importante doon, lagi tayong ginagabay ng Panginoon Diyos. Lagi niya tayong nandyan lang siya lagi na andang umantabay sa atin basta't manalig at manampalataya tayo sa kanya, no ate? Opo sir. At sa nagbigay po ng tulong po sa amin, maraming salamat po. Bali, nagbigay sa iyo ate si Zoe and Nika. So, Zoe and Nika po, maraming salamat po. At ngayon ate, ano pong gagawin niyo po sa pera na binigay po sa inyo ngayon? Ito po ay pagsisumikapan ko pong palaguin po ito. Makakaasa po kayo. Ate. Ngayon po mga kabuksi, meron na naman po tayong panibagong tulong po na naibigay sa mga kababayan po nating mahirap at nangangailangan. At si Ate Angelica po mga kabuksi,
Sana po siya po yung kapulutan po natin ng inspirasyon at aral, na kahit na mahirap po yung buhay, si ate nagtatrabaho, nagtitinda sa malinis at marangal na pamamaraan, hindi katulad po ng mga iba na yung pong madalian yung ginagawa po nila, hindi po legal. At ngayon po, parang naiyak po kayo ngayon, te. Masaya po kayo. Masaya po ako. Ate. At sana po mga kabuksi sa pagtulong po natin sa mga kababayan po nating mahirap at nangangailangan, ay nabibigyan po natin sila ng pag-asa at makahangat po sa kanilang kinakaharap na kahirapan. Hindi man po ito masasabi po natin na madali para sa kanila, ngunit sa pagbigay po natin ng tulong ay nabibigyan po natin sila ng pag-asa po. At no, ate, dasal lang po lagi, no? At magsumikap lang po, no? Para sa mga bata po, sa mga anak niyo po. Mga kabuksi, ako din po ay nagpapasalamat unang-una po sa ating Panginoon Diyos na laging gumagabay sa atin at walang sawang pagbigay niya po ng blessing sa mga kababayan po nating mahirap at nangangailangan. At naging ano po tayo, naging tulay na magatid po ng tulong. At pangalawa po yung mga sponsor po natin na nasa ibang bansa na walang sawang pagtulong niyo po sa mga kagaya po ni ate na simpleng pamumuhay pero nagsusumikap po sila. Ito po mga pamilyang ito yung mga karapat dapat po na tinutulungan natin, na kahit na anuman pong hirap ng kanilang kinakaharap pero gumagawa po sila ng pamamaraan o nagtatrabaho po sila o nagninegosyo sa kaabot po ng kanilang makakaya. At sana po mga kabuksi, masuportahin nyo din po ang aking YouTube channel, Buksi TV. Maklik nyo po, pakiclick na lang po mga kabuksi notification bell para updated po kayo sa mga video po natin. At ma-share and like ay napakalaking tulong po sa mga kababayan po nating mahirap. At ate, hindi na po kami magtatagal, ate. Itong perang ito, ilaan nyo po sa pagtitinda nyo at bumili pa po kayo ng ibang pangangailangan nyo sa pagtitinda. At sana ate, loobin pa po ng Panginoon Diyos na sana mapalago nyo po ito. Bago muna po kami umalis ate, magdadasal muna po tayo, ate. No? Yumuko lang tayo, ate. At pumikit lang po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa blessing na pinagkalob niyo po kay Ate Angelica. Panginoon, maraming salamat po sa mga sponsor po natin na nagbibigay po ng tulong sa mga kababayan po nating mahirap at nangangailangan. Gayun na din po, Panginoon, lagi niyo pong gabayin ng mga sponsor po natin. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at mahabang buhay. At maraming pa po sanang blessing at pagkalob niyo po sa kanila upang marami pa po silang matulungan. Gayun na din po, Panginoon, lagi niyo pong gabayin sina Ate, kanyang asawa at mga anak. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at tamang paggabay. Bigyan niyo pa po sila sa Panginoon, ng maraming biyaya. At gayon na din po, Panginoon, lagi niyo din po kaming ingatan. Bigyan niyo din po kami ng kalakasan. At ilayo niyo po kami sa anumang pong sakit at panganib. Ituon niyo po kami sa daan namin pupuntahan na may kaligtasan sa aming mga tinutulungan. Ito po'y dinadalangin namin, Panginoon, in Jesus name. Amen. Amen. Ate, no, ate? Parang na. Ako mga kabuksi na naiyak po si ate sa sobrang kasihan niya po na hindi mo inasahan, te. Opo, sir. Mga kabuksi, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sige, te, no? Alis na po kami. Hindi po, sir. Sige. Sige po, mga kabuksi, maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi po kayong mag-iingat at pagbalain po tayo ng Panginoon Diyos. Sige po, tayo. Salamat po. Yan po mga kabuksi, yan po si Ate Angelica. Nagtitinda po ng suman. At kakatapos lang po magluto. Napakasipag po ni Ate na talagang nagsusumikap po siya na makatulong sa kanyang asawa at para buhayin din po ang kanyang mga anak. Yan po yung isang halimbawa ng isang ina na may pagtulong at pagmamalasakit sa kanyang pamilya. Sana po mga kabuksi, tularan po natin si ate na kahit na mahirap ang buhay, gumagawa po sila ng pamamaraan po nila na makapaghanap buhay sa malinis at marangal na pamamaraan. Sige po ate, maraming salamat po. Bye po. Sige po ate, ingat po. Thank you po.